Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mukhang madaming gulo ang mangyayari sa loob ng bahay ni Doc Carlos dahil unang gabi pa lang nila magkasama ni Lynette ay si RJ na agad ang bukang bibig neto. Alamin natin ang mga kaganapan. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Natapos na ang kasal ni Lynette at Carlos. Sa labas ng reception, nag-uusap si Robert at Annaline. Humingi ng pasensya si Robert kay Annaline dahil sa ginawang panggugulo ni Moira sa kasal. Sabi ni Annaline, wala na yun tay, at kinamusta ni Annaline si Robert kung okay lang ba ang pag-uusap nila ni nanay niya. Sabi ni Robert, okay na daw sila at nalinawan na siya na hindi talaga siya ang pinili ni Lynette at naging inspirasyon niya ngayon ang mga sinabi ni Lynette sa kanya kanina. Sa kabila ng mga nangyari, ay mas nakikita niya ngayon kung ano ang dapat niyang gawin at si Lynette lang ang nagparamdam sa kanya na kaya niyang abutin ang pangarap niya na pwede pala ulit siya maging doktor. Nakangiti si Annaline habang nakikinig sa tatay Robert. Sabi ni Annaline, oo naman tay, hindi pa huli ang lahat. Kung ano man po ang maging desisyon mo, pag natapos na po ang therapy mo at gusto mo mag-aral ulit, tandaan mo po na andito lang ako para sa'yo. At sinabi ni Robert na susundin niya lahat ang mga sinabi ni Lynette at hindi na ito bibiguin. Nayakap siya ni Annaline. Maya-maya lumabas na sila Lynette at Carlos. Nagpaalam si Lynette kay Annaline na mauuna na daw sila umuwi dahil pagod na sila. Sabi ni Annaline, sige po nay, oo nga pala hindi na kayo sa bahay tutuloy. Tumingin si Annaline kay Doc Carlos at nagpasalamat siya dito dahil napasaya ni Doc Carlos si Lynette. Iaabot sana ni Annaline ang kamay niya kay Doc Carlos, ngunit bigla siya niyakap saglit ni Carlos. Pagkatapos yumakap ni Carlos sa kanya, tumingin si Annaline sa nanay niya at yumakap siya na mahigpit sa nanay niya para magpaalam na. Naiyak si Annaline at ganun din si Lynette. Hindi mapaliwanag ni Annaline ang nararamdaman niya dahil ito ang unang araw na hindi niya makakasama sa bahay ang nanay niya. Kahit sobrang nasasaktan siya, pinili niya ang kasiyahan ng nanay niya. Sabi ni Annaline, huwag ka na umiyak nay, dapat diba masaya ka kasi bagong kasal ka, at napa-oo si Lynette. Sinabihan ni Lynette si Annaline na mahal kita anak. Sabi ni Annaline, mahal din po kay tanay, mag-ingat po kayo. At maya-maya umalis na sila ni Doc Carlos. Naiwan si Annaline at Robert. Umiiyak siya kaya niyakap siya ni Robert. Sabi ni Robert, tara na anak, ihahatid na kita. Kinabukasan, nagliligpit si Annaline ng mga gamit niya. Dahil pansamantala, dun siya titira sa bahay ni Doc Carlos. Dahil andun ang nanay niya. Habang nagliligpit siya, pumasok sa kwarto niya si Chang Susan. Sabi ni Chang Susan, handa ka na ba apo, at umupo si Chang Susan sa kama ni Annaline. Sinabihan niya si Annaline na matuto ka makisama kay Doc Carlos kasi pangalawang tatay mo na siya at asawa na siya ng nanay mo. Tahimik lang na nakikinig si Annaline kay Chang Susan habang nag-aayos siya ng mga gamit niya. At maya-maya natanong niya kay Chang Susan na kung sa tingin ba neto ay mahirap pakisamahan si Doc Carlos sa loob ng bahay. Nagulat si Chang Susan, bakit daw nasabi ni Annaline ang bagay na yon? At sinabihan niya si Annaline na hindi naman siguro mahirap pakisamahan si Carlos kasi mukha namang mabait ito. Kasi kung hindi naman ito mabait sa nanay niya, eh hindi pa kakasalan ni Lynette si Carlos. Matahimik lang si Annaline at sinabihan niya si lola niya na sana makasundo ko siya sa loob ng bahay lola. Sabi ni Chang Susan, magkakasundo kayo niyan, sigurado yan apo. At niyakap niya si Annaline. Sinabihan niya si Annaline na maiwan na kita para makapag-ayos ka na muna ng mga gamit mo. Sabi ni Annaline, sige po lola. At naiwan si Annaline mag-isa. Nag-iisip siya kung ano kaya ang mangyayari kapag nakasama niya na sa loob ng bahay si Doc Carlos. Samantala, sa bahay ni Carlos, sinabihan ni Carlos si Lynette na kung pwede, wag na daw babanggitin ni Lynette ang pangalan ni RJ sa loob ng bahay nila dahil mag-asawa na sila. Ngumiti si Lynette at humarap siya kay Carlos. Sinabihan niya si Carlos na oo promise, hinding-hindi mo na maririnig ang pangalan ni at hininto niya ang pagkakasabi. Biniro niya si Carlos na simula ngayon, pangalan mo lang ang sasabihin ko, Carlos. At niyakap niya si Carlos. Ngumiti naman si Carlos. Samantala, sa restaurant, nag-uusap sila ni Don Pepe at Giselle. Nang dumating si Robert, nagsabi si Robert kay Don Pepe na gusto niya ulit mag-aral para matuloy niya ulit ang pagdudoktor niya.
at mabawi niya ang apex kay Moira. Sabi ni Don Pepe, okay yan Obeng, pero unahin mo muna ang annulment niyo ni Moira para makawala ka na sa babaeng yun. Dahil hanggat hindi pa kayo anal ni Moira, eh meron pa siya karapatan sa lahat. Lalo na sa'yo, kaya mas mabuti pa kung mawalan na ng visa ang kasal niyo para kahit papano eh makaganti tayo kay Moira. Kahit sa paraan lang na yun. Sabi ni Giselle, oo tama si Papa Obeng. Kaya kung ako sa'yo, asikasuhin mo na ang annulment nyo ni Moira. At pagkatapos nun, malaya ka na gawin kung ano man ang mga gusto mong gawin. Napangiti si Robert. At sinabi niya, sige ate, gagawin ko yun. Maya-maya tumawag si Annalyn sa kanya. Sinabi ni Annalyn na kung pwede daw siya ihatid neto sa bahay nila Doc Carlos. Dahil dun siya titira kasama ang nanay Lynette niya, kaya pumayag si Robert. Kaya naisipan ni Robert dumaan muna sa isang grocery dahil may bibilin siya. Habang nasa grocery siya, nakita niya ang isang chocolate kaya naisip niya si Lynette. Hindi siya nagdalawang isip na bilhin ang chocolate para ibigay kay Lynette. Samantala sa bahay ni Carlos, naihatid na ni Robert si Annalyn at pinakita ni Lynette kay Annalyn kung asaan ang magiging kwarto neto. Nagustuhan ni Annalyn at naiwan muna siya saglit dahil kakausapin ni Lynette si Robert. Habang nag-aantay si Robert sa veranda sa labas ng bahay ni Carlos, ngumiti si Robert kay Lynette nung nakita ito. Sinabihan niya si Lynette na ang ganda ng bahay ni Carlos at maya-maya inabot niya ang chocolate kay Lynette. Nagtaka si Lynette kung bakit siya binigyan ni Robert ng chocolate kaya tinanong niya ito kung para saan ang chocolate. Sabi ni Robert, wala lang Lynette, pagpapasalamat ko lang yan dahil nagkaroon ako ng lakas ng loob na ipagpatuloy ulit ang pangarap ko na maging doktor. Kaya nung nasa grocery ako, nakita ko yung chocolate na yan at ikaw agad ang naisip ko. Ngumiti si Lynette at sinabihan niya si Robert na, hindi mo na dapat ako binigyan neto RJ. Alam mo naman na asawa ko na si Carlos, diba? Baka kasi kung ano ang isipin niya dahil binigyan mo ako ng chocolate. Sabi ni Robert, hindi naman niya malalaman na binigyan kita niyan Lynette kung hindi mo sasabihin. Pwede mo naman sabihin na binili mo. Natahimik lang si Lynette. At maya-maya nagpaalam na din si Robert dahil baka daw maabutan pa siya ni Carlos. Mas mabuti daw na umiwas na lang siya sa gulo. Kinagabihan, dumating na si Carlos sa bahay niya. Bago sila matulog ni Carlos, nag-uusap sila ni Lynette. Kinikwento ni Lynette kay Carlos na masaya si Annalyn sa kwarto niya. Sabi ni Carlos, buti na gustuhan niya at maya-maya nagsabi si Carlos na maliligo lang siya. Habang naliligo si Carlos, napatingin si Lynette sa hawak niyang chocolate. Naalala niya si Robert. Naalala niya ang mga nasabi sa kanya ni Robert. Kaya natulala siya habang nakatingin siya sa chocolate. Nang matapos na si Carlos, nakita niya si Lynette na may hawak itong chocolates. Kaya tinanong niya si Lynette na, bakit may chocolates ka? Mahilig ka ba sa chocolates? Tula lang nakatingin si Lynette sa chocolate at sumagot siya sa tanong ni Doc Carlos na, oo RJ, nagulat si Lynette sa sinabi niya. Kaya napatingin siya kay Carlos. Nanlaki ang mata niya dahil kakapromise niya lang kay Carlos na hindi na babanggitin ang pangalan ni RJ sa loob ng bahay nila. Nagulat si Carlos sa narinig niya kay Lynette at napaisip siya bigla. Sabi ni Carlos, di ba nag-usap na tayo Lynette na hindi na babanggitin ang pangalan na yan? Bakit bigla mo ata nabanggit ang pangalan? Bigla humingi ng pasensya si Lynette. Hindi daw niya sinasadya na mabanggit ang pangalan. Sabi ni Carlos, Lynette umamin ka nga sa akin. May nararamdaman ka pa rin ba kay RJ? Nagulat si Lynette. Hindi siya makasagot kay Carlos. Madami-dami pa tayo aabangan kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.